Okay, magandang araw mga ka-basic. Nagbabalik tayo ngayon para sa another tutorial para sa ating microbit. So, ang gagawin natin ngayon, ang ituturo ko is kung paano ilagay ang port at kung paano siya i-prioritize at paano siya i-limit. So, tilip muna natin to. Gamit ang mangel at saka dito sa queues natin. So una i-mark natin yung connection at saka i-mark natin yung port para ma-limit natin sa dito sa queues. So punta tayo sa IP firewall mangel, click natin yung add plus rerouting tsaka yung interface yung ISP natin, action mark connection, and then mamark natin siya as all connection, all con. So lagyan natin siya ng comment or name dahil tayo malito. Gagamitin natin ngayon guys is yung isang paraan na mamag connection mo siya tapos lahat magpakit na actually maraming paraan ng ano pagmamag ng connection at packet dito sa Mangel. So ito yung isa sa pinakasimple guys. So pagkatapos na na-add mo yung connection, pagkatapos magpakit na tayo. So ayun, una nating ilagay is ilagyan muna natin ito ng ano. Actually pwede na wala. Ito na lang, ganito na lang, diretso na lang. Mas mabilis. Una. At saka nga pala guys, bago ko 'yan, no. Kung paano mo siyang nilagay dito, guys. Halimbawa, ito siya number 0. So mas maganda kung ano yung pina-priority nyo guys, yun yung una mong ilagay. Yun yung una mong ilagay dito sa taas para talagang sala siya ng microtech. So, una, yung games. Gawa, yung Dota 2. Yung Steam. So, forward natin. Chain niya, forward. And protocol. Meron siyang ang Dota 2 ay gumagamit ng port na TCP at saka UDP. So, TCP, hanapin natin yung port na TCP. So, yan, nakaka-prepare ako. Ang TCP port na ginagamit ng Dota 2 is, ito yun siya. Lagyan natin siya dito tayo sa destination port. Mas pwede rin, lagay nyo siya dito, any port. Pero ang ginagawa ko kasi guys, pag ano pala, pag download dito siya source port at saka pag upload dito siya destination port siya, based sa aking observation guys ha. Sabi ko hindi naman ako kagalingan dito sa microtech. So para mas mabilis, dito na lang tayo sa any port. Okay, I wait nga pala guys, nalimutan ako, download pa lang pala ito guys. So kailangan din natin yung map connection, yung upload natin, no? Yung upload ito siya galing sa ISP at saka yung galing sa LAN natin upload. So rerouting ulit, and then yung interface, yung bridge natin, yung LAN action, map connection. So lagyan natin map connection Upcon. Ayan. Copy. Copy lang natin siya. Lagyan natin sa comment. Okay. So, yung pass-through guys, check lang siya kasi is, yung connection na to is ipapasa niya pa doon sa mga mamic natin na packet o port ng games. So, yung general
routing, chain, interface, yun sila, connection, mga connection, yun yung connection nga, yun. Ilagay natin kung ano yung connection na gusto natin yung pangalan. Then, okay, yun na siya. Pagkatapos is, yun na siya, mount na natin yung beams. So, forward, mount packet na tayo. Protocol, TCP, so any port, lagyan lang natin sa any port, ano yung TCP na gamit ni ano, ni Steam, ito yun siya guys, ito yun. So 27, kaya natin i-copy, makapapit siya, paste, ito yun, so dapat isang slash na yun siya, yun, remote. Pagkatapos is yung connection mark natin guys. Yun. So unang gawin natin, mamark natin ang packet is yung sa download. So connection mark natin kasi download, ito yung siya all con. Yung galing sa ESP. Siya. Comment. Lagyan muna natin tuto packet. Okay. Tapos function. Mark packet. Lagyan natin Dota 2 packet. So yung pass through guys check na natin siya kasi pag ibig kasi pag naka-check siya so yung data na itong na-mark mo kung naka-pass through siya is possible punta pa siya sa ibang ano sa ibang way connection sa ibang daan kumbaga mas madali. So i-check natin para dito lang sa kanya. So apply. Sana maintindihan yung paliwanag ko. Apply siya natin. Okay. Yan siya sa TCP. Tatlo packet na ito lagyan natin ng clear. TCP at ngayon copy lang natin siya palitan natin yung protocol ng UDP kung ano yung port ng UDP UDP remote port is ganun din so hindi siya so ilagay natin siya sa yun yung port din ibig sabihin nito guys yung 27015- yung ibig sabihin ng dash is yung galing sa port na 27015 hanggang 27030 na makakapture ni Microtech ay imamark niya ang packet as Dota 2 packet yun siyang mangyayari ganyan. So yun sa ito yung 27030 is for ito yun siya to log in and download connection. Gingin tayo guys, ito na yun siya. So, magre-range siya ng 27,000 to 27,100. So, para sigurado makapture natin siya guys, ilalagay na natin siyang 27,100. So, ayan. Connection. Pin pa rin. Comment. Kagayin na natin. Isa lang siya. Tayo malito forward yun action mark packet to dato o yung packet guys to kopyahin lang yun siya para isa lang yung mark niya papasok pa rin dito sa mark packet dito. Apply okay okay so ito yung sa download packet ang to dato TCP at saka yung UDP so yun siya sa download so ngayon gagawa tayo para sa ating upload. So, pinta muna natin ito. Ating 100. Okay. Okay. At saka yung sa UDP, lagay na natin yung sa yung port para sa voice chat. Voice chat. So, ipag-type natin siya.
Maglagay tayo ng ibang port guys, sa kama na. Tapos lagyan natin yung port. 3, 4, 7, 8. Kama. 4, 3, 7, 9. Kama. 3, 8, 0. Kama. So, ayan. Or kahit wala na. Kasi yung last na yun siya. So, yan yung sa download natin. Tapos, lagay natin yung sa upload. So, forward ulit. Protocol TCP. Port. So, gamitin natin yun. Copy. Copy na natin. 200. Change lang. Copy. Then, connection mark natin kasi upload na to siya. So, gamitin natin is yung upload. Pagkatapos, packet ulit Dota 2 app packet, so pass through and check now, so comment please, okay, ayun, view apply, okay, ayun, then copy natin ulit para sa UDP, UDP action, same lang, edit natin yung dito sa may comment at saka lagay pala natin yung ano yung 4380 3478 at saka 4379 para sa voice chat ng Dota 2. Okay. Okay. So, yun na yung port ng Dota 2. Wala pa siyang ano guys, kasi nga hindi naman ako nag-open ng Dota 2. So, yun. And next is yung browsing natin. Browsing. So, yung port ng YouTube kasi is dumadaan siya sa port na TCP at saka UDP sa 443. So ano na lang natin lahat, sige, ibahin natin 443 TCP action packet pastro no. Mark natin siya as YouTube or browsing. YouTube and now, okay. YouTube bucket. Copy. Comment. Paste natin siya. Astro, no. Robot 3, apply. Okay, so copy it, copy UDP, apply, okay, okay, comment, tapagin natin, yun siya, YouTube back, tapagin natin ang DL, tayo malito, saan yung upload, saan yung download. DL. Tapos next go tayo para sa upload. So copy lang natin siya. Oops, pinakalimutan tayo guys. Ito pala general connection mark. Holcon. Apply. Connection mark. Holcon. Yun. Tapos copy na lang natin to. Copy. Palitan na natin yung connection mark. Gawin natin app call. Option. YouTube. Bucket. App. Lagyan natin ang upload para ma-identify natin.
So yan, upload connection yun siya. Option. Copy. Paste. Okay. Yun. PDP. And then, copy ulit natin. Para sa TCP. Apply. Okay. Yan. Tayong mark packet ng games at saka dito sa browsing natin sa YouTube. Ngayon, lagay natin yung para sa download. Okay. So, download guys. Download tsaka isama natin download at tsaka speed test. So, worth ng speed test guys is 8080. At ang worth ng download is 480. Yun siya. 480. Tapos, connection mark, call connection, comment, speed test, natin browsing at saka speed test. Okay, action mark packet connection mark natin or code and comment natin, hindi natin ang DL para maayos siya. Opas draw, no, and then browsing packet. So, tanda lang natin siya. Browsing packet. So, dyan sa browsing packet, guys, dito na siya nakaano. Lahat, speed test, tsaka download. Okay. Check natin ulit dito kanina ba. Mayroon tayo mali. YouTube packet app. Yan, it up. Oops. Katapos, kopyahin natin para sa UDP. Copy. Palitan lang natin yung protocol UDP. Apply. Click lang natin to. Okay. Para yun sa download. So, next. Baba tayo para sa upload. Copy lang natin siya. Pagkita natin yung connection mark. Up connection. Action. Browsing packet. Tab. Yun. Tab. Comment. Paste. Okay. Yun. Ito. Edit. Yun. Next. Copy. Para sa UDP. Then, comment up. Galing na natin. Action niya. Yan pa rin. Browsing na packet. Isa lang. Click apply. So, ngayon, subukan natin guys. Mag YouTube. Try natin mag YouTube. Magpapasok pa siya. Makikita nyo guys, ayan, mayroon ng data pumapasok. Yun, try natin mag-play. Try natin mag-speed test. Dapat mayroong data ang papasok dito. Ayan, meron na. So, tayo. Ayan, download.
Okay guys, pasok. Downloadnya. Word editing. Upload. Ayun, tumaas. Ayun. Oh, ganyan lang. So, marami pang port na iba. So, kayo na lang yung bahalang mag-search ng mga ports. Lagay nyo na lang. Tapos ngayon guys, sunod natin is kung paano siya i-limit through Q3. So, punta tayo sa fuse. Plus at suma. Lagay muna natin ang all bandwidth. All bandwidth. So, parent, global. Default, connection, priority 1. Yun. So, guys, lagay natin pala yun dito. Firewall. Tayo sa manggel. Ito pala ang all connection. Lagyan muna natin siya ng packet. Ito. So, create tayo. Pre-routing. Pre-routing connection mark. Is all con. Action. Mark. Packet. So, pass through yes kasi papasa nyo pa yung connection dito sa baba. So, all packet. All con packet. All con packet, DL. Okay. Kaya malito. Apply. Okay. So, lagyan natin sa taas. Sa baba. Pati yung sa upload guys. Lagyan natin. General. Routing, connection mark, upcon, action, mark packet, pass through, yes, upcon, packet, yun, apply, okay, okay, ulit natin doon sa taas, yun, so, okay, tayo doon sa okay, balik na tayo sa queues natin. So, all bandwidth natin space parent global packet max. So, yung all connection packet eh. Yun. Priority is 1. Okay. Next. Ilagay natin yung Dota. Steam natin Dota 2 parent. So yung parent natin guys, wait. Lagay muna tayo ng games. Lagay natin games. Parent all bandwidth in siya all bandwidth parent niya priority 1 order apply wala mo na siyang packet max no? Wala siyang packet max tapos dito natin ilalagay yung Dota 2 Dota 2 so yung parent natin is yung games packet mark. So, hanapin natin yung Dota 2 packet. Ito yun siya. Sa download. Priority 1. And then, apply. Okay. So, wala siyang data kasi nga hindi naman ako nag-open ng Dota 2. So, try natin mamaya. So, next. Browsing. Yun siya. Parent all bandwidth so priority nya so, tayo sa limbawa guys kung marami kayong ano so pwede siya priority
gagawin na natin siyang priority 5. And then default small urban with parent apply. Okay. Tapos ito natin siya, yung child niya, yun na yung mga browser natin YouTube. Natin YouTube tsaka streaming. Support kasi ng ano guys, 443, yan yung ginagamit ng YouTube tsaka pati streaming. Yan yun siya lahat. Tapos ito yan siya, parent browsing default small packet mark, yun YouTube packet download natin, list na lang yan siya lahat. Okay, so diba, meron siya kasi try natin ulit mag YouTube o Facebook. Yun, meron siya. So, pwede natin siya i-limit. Halimbawa, gusto mo lang siya yung YouTube. Bigyan mo lang siya ng 5 Mbps. Yeah, 5M. Apply. So, hanggang dyan lang yung average niya. So, kung i-open mo siya, so, ano yung available bandwidth? So, kukunin niya. Pero, yung sa priority niya, kung naka-priority yung games, pag may naglalaro, uunahin ni MicroTik bigyan ng connection itong si priority 1 si games. Yan, halimbawa, yan, naka-limit tayo 5M, means is 5 megabytes. So, kahit mag-YouTube tayo, natin, siya. It means yes. Pag naka-read siya, yun. 5 Mbps lang siya. Bawa, gawin natin siya ang 10. So, aakit siya. Pagkot ang 10. Yun lang. Yun. 7. Yun yan. 10 Mbps. Hanggang dyan lang siya. So, yun yung purpose ng hindi maubos yung bandwidth mo, ma-prioritize yung games mo. So, next, lagay natin yung speed test. Speed test, tsaka download. Test, tsaka download. So, parent natin, browsing, packet marks. So, yung browsing packet yung ilagay natin. Ito yun siya. So, yan. Limit natin sa halimbawa. Bigyan na natin yung download ng 5M. Apply. Okay. So, halimbawa, yan. Speed test tayo. So, maka-capture niya. Hanggang dun lang. Yun. Kasi nga, nakalimit siya into 5. 5 lang. Okay. Siguro naman, tindihan nyo na. And then, next, diretso tayo. Diretso tayo sa, para sa ating group. Oh, not gone. Okay. So, parent, global, priority 1, and then apply packet marks pala, upcon packet, ito yung lahat, then add games up parent upcon priority 1 apply. Okay,
parent yung games sa upload. Bakit mice? Tuta, bakit? Priority 1. Play. Okay. And then, yung sa browsing. Browsing. Parent. Parent natin. Olapcon. Default. Yun. Pocket marks, so, wala mo na. Yun. Bigyan natin siya 35. Apply. Ah, such a name. So, up. Browsing up. Okay. Tapos, YouTube upload. YouTube up. So, yung browsing upload. So, ayun, try natin yung mag-open ng Steam. Tapos natin yung dito. Yun, meron na. Ano na siya? So, yan guys. Meron na siya. Kasi, open tayo ng Dota 2. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. Tuturo ko ulit sa next videos. Sana please subscribe para mas ganahan tayo. Maraming salamat mga ka-basic. See you next videos.